Bakit kayo ko pa daw naisipang mag-travel alone, alone pa daw? Diba? Kung kailan merong mga war. I wanted to do or try something different. I want to know talaga the feeling na being alone and then being lost. Alam niyo ba kung saan ako pupunta next? Well, I am going to Turkey! Ito ang pinaka-exciting na part. I will go to Turkey alone! Yes, you heard me right. Pupunta tayo ng Turkey alone. Kasi dito sa Dubai, although mag-isa lang ako sa hotel, and I traveled from Philippines to Dubai ng mga 9 hours, na mag-isa lang din, pero minit ko yung sister ko, si Melissa. And then, minit ko rin yung ibang friends ko. So basically, hindi pa rin ako alone. Nag-travel ako going everywhere na may kasama. Ang difference niya, going to Turkey, is wala talaga akong kasama at all. And I'm super excited. Wala rin akong kakilala dun. Yun talaga yung pinaka-exciting part. Ever since, parang gusto ko na talagang gawin to eh. Especially now that I am 40, diba? I wanted to do or try something different. Pero I've been wanting to do this talaga ever since. And finally, di ba, nandito na tayo sa Dubai. Sayang naman yung pamasahe, di ba? Pumunta na rin tayo ng Turkey. Saya-saya ng 40th birthday ko. Thank you, Froggy JJ and Melisang Lande for making my 40th birthday memorable. And of course, dito sa Dubai kasi ang dami rin libre. Kapag pinopost ko at tinatag ko yung isang place, ibig sabihin, free yun. Ipopromote ko lang. Pero kapag kunyari, hindi ko nilalagay yung, hindi ko tinatag yung ano, hindi libre yun. So, hindi natin sila itatag. Kasi di ba, bakit? Hindi naman tayo, pinagbayad tayo. Charot. Ang dami ko na naman sinasabi. So yun na nga, pupunta ako ng Turkey. I'm super excited kasi this will be my first time. I want to know talaga the feeling na being alone sa isang country and then being lost, being tatanga-tanga kasi wala kang alam, tapos magtatanong-tanong ka. So yun, sobrang na-excite ako sa ganung part. Of course, I really wanted to know their culture and I want to meet people in Turkey. Siyempre, kapag may nadaanan ka, di ba? Hi, ganyan, tapos makikipag-usap ka, yun yung mga gusto ko talagang gawin. So I'm super excited, but just please pray for me kasi si JJ, nung sinabi, hindi alam ni JJ. Pero nagpaalam na ako kagabi before pa ako mag-fly ngayon. Sabi ko, I decided to go to Turkey kasi gift sa akin ni Melissa. Sabi ko, I wanted to travel alone. Tapos, syempre, ang lolo mo, ang sugar daddy natin, concerned. Syempre, si JJ naman, kahit ganyan, yan yung mukhang astig, ganun, mukhang gangster. Sobrang protective talaga yan sa akin, as in. Ako lang talaga yung nagagalit pag OA siya, pag overprotective. Pero ever since, ayun, protective siya. Tapos, kapag may nang gago sa akin, may nang loko sa akin, especially when sa pera, siya yung unang-unang galit na galit. Tapos ako naman yung magagalit sa kanya. Oh, no! Ano yung mga ganong eksena? Na-appreciate ko naman si JJ kasi sabi niya, bakit daw ako mag-travel? Eh, yun nga, di ba, may mga war-war na nangyayari sa Israel. Sabi ko, ang layo naman ng Israel sa Turkey. Pero sabi niya, yun nga daw, Middle East pa rin daw yun. Pero syempre, gusto natin i-push to. Sabi ko sa kanya, I really wanted to try this. I'll just pray for me, just pray for my protection. Sabi niya, oh sige, ganyan. Pero alam niya, parang dinidiscourage niya ako na pumunta kasi nga, delikado daw talaga. Bakit kayo ko pa daw naisipang mag-travel alone, alone pa daw? Diba? Kung kailan merong mga war. Oh, ano? Bakit nga ba? Eh kasi nga, 40th birthday ko, this is my only chance, di ba? Ako naman, I always believe na if it's your time, it's time na talaga. Whether nakahiga ka lang dyan sa bed na to, tapos bigla kang nalagutan ng hininga, ganun talaga yun, di ba? So, just pray for me and I pray na mag-enjoy ako dito and wala namang masamang mangyari sa akin, di ba? So, yun lang. Alis na ako kasi mali-late na ako. 12 o'clock yung flight ko. It's already 8:45. Daldal pa ako ng daldal. Finally, I am here na sa Istanbul, Turkey. Woohoo! I'm super excited. Grabe yung adrenaline rush talaga na, ha, you're traveling alone. Hindi naman ako kinakabahan. Gustong-gusto ko yung nag-enjoy ako yung tatanong-tanong ako. Kaya na nahiya ako mag-video. Baka sabihin nila, tatanong lang ako, nag-video pa ako. Diba? Okay, I'm just waiting for my luggage. Medyo matagal siya, pero carry lang yan. Finally, my luggage is here na with me. Next na gagawin natin is sasakay tayo ng taxi or magda-download ba tayo ng app. Yung totoo, ako lang mag-isa nandito. Tapos, hindi mo lamang ako nag-research. Sana nag-research ako kung meron bang parang Grab dito. Nakakaloka. Pero yeah, mag-taxi na lang muna ako.
para experience ba or kaya train? Char! Magtanong-tanong na lang ako, no? Uso naman yun eh. So, I'm here na sa taxi. Kanina, nagtatanong ako dun sa loob ng airport how much yung taxi going to my hotel. Grabe! 8,000 pesos. Pero, balikan na yun. Like, susunduin nila ako tomorrow. Sabi ko, no. Let me go outside first at maghahanap ako ng taxi para alam ko kung tama ba yung price na binibigay ninyo. So, my advice sa inyo, first time magta-travel dito sa may Istanbul or kahit saan pa man, I think it's always better na kumuha ka ng taxi sa labas, yung may meter ha. Kasi kung sa loob ka ng airport kukuha, grabe, 4,000 pesos, ano to? Mas mahal pa siya sa plane ticket ko going to ano, Cappadocia. Kaloka ha. So, makipag-chikan tayo kay Kuya. Kuya, say hi to my vlog. Hi! How long do we have to drive from the airport going to my hotel? What? How long will it take? How many minutes? Minutes? 39. Wow! 39. Grabe, ang layo pala nito. Wow! That's far, huh? Yes. You're a Turkish. I am a Filipina. Have you been in Philippines? I am from Istanbul. You're from Istanbul. I'm going to Cappadocia tomorrow. Yes, that's why I'm here. I have nothing to do here in Istanbul. All I want to visit is Cappadocia. Is it Cappadocia or Cappadocia? Cappadocia. Oh, Cappadocia. Okay, mali ako. I've been saying Cappadocia, but it's Cappadocia pala. So it's Cappadocia. Cappadocia. Okay, now I know. We are already here in Cappadocia. Sa may baggage claim. Nakakunin yung mga baggage ko. Pero, I need to charge my phone! And Wi-Fi! Big Sky Travel Wi-Fi. Dahil kung hindi, alam ko, mapan tayo sa sakay ng bus. Kasi kailangan natin ng signal. Pero I will ask. O, diba, hindi wala ko ng mga kasama ko. Ako na lang natira. Kasi nga wala akong charge ng phone. Kailangan mag-charge ng Wi-Fi. So, I'm already here sa Cappadocia. And nandito tayo sa room ko na may pagka-cave-cave ang style. This is my room for 3 nights. I love it, diba? Grabe. Sana may kasama ako para may ka-share ako sa pagbayad. Charot. Anong ano nila? CR nila. Diba? So, yeah. Ayan yung room natin. Siyempre, nag-bike tayo! I'm here on top of the mountain. Riding my bike, na rent ko for like 10 euro lang. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng mga rock formation. Oh my goodness. Ganda. I love Cappadocia. I think if I am with Ash, mag-e-enjoy siya dito. Tapos pupuntahan niya yung mga kabayo dun. Kakainin niya. Charot. Ayun yung mga kabayo. Ayun o, nakikita niyo ba? Ayan ang mga kabayo. Opak. Ang bibihib lang nila. Hindi sila nakalish. Naglalakad lang sila. Grabe, I'm super stressed right now. Pero dapat lang akong kumalma. I think ito yung mga pros and cons ng nag-travel ka alone. Kasi if something bad happen, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Like, just like now. Kagagaling ko lang ng ATM and yung card ko kinain ng ATM machine. And ang money ko na lang dito is ito na lang. I only have 1,800 lira or 3,800 pesos sa Philippine money. So, 3 nights pa ako dito. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa perang yan. At the same time, may mga dapat akong bayaran dito. Kasi may mga binuka ko yung mga photoshoot ko. Kapag na-stress ka tapos vlogger ka, kailangan i-vlog mo pa rin. Stress ka na, pero kailangan mo pa rin mag-vlog at ikwento yung mga nangyari sa'yo. Gusto ko nga mag-video kanina din sa may bank, yung ATM, ano. Kaya lang parang baka naman sabihin ng taong mga tumutulong sa akin doon. Ano ba naman to? Nakainan na ng card. Ano problema na? Nakagawa pang mag-video. Pero dapat kumalma lang ako. Pwede daw ako magbayad ng online. Let's see kung makakapagbayad ako online. I really hope. Kasi kailangan ng OTP. Eh yung phone ko. Wala akong roaming. Kasi nga may wifi ako, diba? Di ako nag-open ng room. But of course, i-open ko siya. Makakuha lang ako ng pera talaga. Kung hindi man last choice, may nakita ako ditong ano, mga Filipino. Dalawa sila. Na-recognize nila ako as RR. So siguro, sasabihin ko, pahingi akong pera.
humihingi ako sa kanila ng pera tapos itatransfer ko sa kanila yung pera. Kasi mas madali mag-transfer sa kanila ng money because for sure meron silang BDO, I mean Philippine Bank, kaysa dito sa Turkey na hindi ko naman alam kung paano ako magta-transfer ng money sa kanila. Pero sige, kumalma na lang muna ako. I-update ko na lang kayo. Masasabi ko sa inyo, yun yung mga dapat yung paghandaan kapag nag-travel kayo alone. So, it's 6 o'clock in the evening and I'm walking alone. Bilang solo traveler tayo dito sa Cappadocia. And I feel safe naman kahit papano. Kasi malapit lang yung market dito sa hotel. So, I'd rather walk than to sakay ng taxi para tipid. Pero may bike nga ako, diba? Ayoko lang mag-bike kasi ang lamig po talaga, isang lamig dito. Yung mga dala kong damit, mga crop top. Buti na lang may dala akong dalang ganito. Pero lamig, nilalamig ako kaya hindi na ako nag-bike. Kasi kung magbabike pa ako, di ba mas lalong malamig. Sabi pag tanghali, mainit. Pero pag gabi, putragis, ang lamig. Siyempre, eating alone tayo as a solo traveler. And masaya naman. Hindi ako nalulungkot. Wala ako homesick. Totoo lang. Iba yung iba magsasad kasi mag-isa lang sila. Lalo first time, hindi talaga. Ang asaya-saya ng feeling ko, na finally nagawa ko siya. Pocha, nagkaligaw-ligaw na ako. Hindi ko na alam kung saan ako pauwi. Buti na lang maraming ilaw. At least hindi nakakatakot. Yan pa kasi ako nag-shortcut eh. So, I woke up at 4:30 in the morning to prepare. Because I have a photoshoot. Oh, photoshoot? Siyempre, di ba kapag nandito ka sa Cappadocia, yun naman yung number one, iaano mo dun, yung balloon flight. Tapos yung mag-photoshoot ka sa mga balloon-balloon. Siyempre, di ba, bongga natin yung 40th natin, di ba? It's a milestone. Kailangan i-celebrate mo siya ng bongga. And if it's a birthday gift, then why not make the most out of it? So thank you, Melande, for the birthday gift. OMG, I couldn't believe I saw it. Nakaka-amaze siya na, alam mo yon, seeing those balloons flying with bunch of people. Oh my goodness, para kang, I feel like para silang mga alien. Alam mo yung ganito, tingnan nyo. At sobrang dami nila as in. But I don't want to fly. Kasi nga, I have a friend from Philippines. Something bad happened. Buwagsak yung balloon nila. Tapos parang 2 months yata siyang nasa hospital. As in, injured talaga. So, I don't wanna do that. Although, I did the skydive. Pero ewan ko, parang hindi ko ganun ka-feel. Tsaka, feeling ko mabuboard ako dyan kasi ang tagal daw, mga 45 minutes o 2 hours kang nasa taas. Parang hindi kaya ng sarili ko. Tapos mag-isa lang ako, di ba? Wala akong kakilala. But I believe it's a good experience. It's a great experience, but not for me, maybe. Pagkasama ko na lang si JJ, we will do that. After kung sabihin, bumagsak yung balloon, no? Eh, si JJ pa naman, sobrang duwag. Hindi mo yung lalo magpa-fly. Eto na nga, we're about to start our photoshoot! Diba, ang dami mga balloons? Christine, na-meet ko siya dito sa Cappadocia yesterday. And then, we decided na magsama ngayon sa tour. Kasi, nakachingahan ko siya kanina, tinulungan niya ako. Dahil nga, di ba, may problem ako dun sa bangko na kinain yung ATM ko. So, thank you, Christine, for helping me. Siya muna nagbayad, so babayaran ko siya. Buti na lang may BPI siya. Say hi to my kapalakaan. Hello, kapalaka! Ito na nga mga kapalakaan, nandito kami ngayon sa Dining Kuyu and punta kami ng underground kung saan yung deep underground. Ayan, sinasabi na ni Kuya. Oh, I'm so excited to see what's in there. Pero mamaya pa pala yan. Ito, dito, sundan natin sila kung saan sila pupunta. So in different time when they came south of London, make addition to the... Ingat lang! Oh my gosh, it's so dark in here. Kailangan talaga ng flash. Shit. You have to be careful sa mga pills mo or else marami kang pasa pag lalas. Ayaw yata akong bigyan ito eh. Okay, fine.
So we are here in Salime Cathedrale. So let's go kasi aakyatin natin yung on top of that mountain. Let's go. Tara, aakyat tayo. Pero wag na nga baka mapagalitan. Sabihin Pilipino talaga mga pasaway. Mag TikTok man lang tayo. Done with our tour and we're heading to lunch. Kasi gutom na tayo. Good morning mga kapalakaan. And as usual, we woke up early to see the balloon flight. Ayun, nakitang-kita ninyo, di ba? This is very parang common na sa kanila to sa morning. Ito yung view mo talaga kapag dito ka nakatira sa Cappadocia. Ito yung view na makikita mo every morning. And then, at night naman, sunset, ang makikita mo is yung bundok, yung mga rock formations. Kaya parang gusto kong tumira dito. Ayun o, balloon all over the city. If I were you guys, lagay nyo ito sa bucket list nyo. Siyempre, ako naman ang gagawin ko, kailangan nag-travel tayo at the same time nag-work. Gagawa muna ako ng video for my Crayol Hypo Coffee. So, I will take a walk from our hotel. Sobrang lapit lang ng bundok. Ayun o. So, pwede mo siyang lakarin dito sa hotel na pinag-iistayan ko. Tapos, punta ka dun. Punta kami ng balloon flight. Grabe, no? Ang ganda-ganda dito. My goodness. Ang ganda talaga. Parang ayokong iwan tong Cappadocia. But alam nyo naman, syempre, kailangan natin magtrabaho. Pero sobrang ganda dito. Kwentuhan ko na rin kayo habang naglalakad ako, diba? As a solo traveler. You wanna come with me? As a solo traveler. Ang dami ko naging kaibigan, no? Tignan mo. Diba yung kung sino-sino mga pinagtatawag ko. masaya maging solo traveler kasi feeling mo, free ka sa lahat, di ba? You can do whatever you want to do, wala kang iniintindi. Basta masaya yung feeling, very liberating. Pero syempre may mga pros and cons, di ba? Like, gaya niyan, di ka makalabas at night kasi wala kang kasama, wala kang taga-picture. Buti na lang may tripod ako. Oh my gosh, takbuin natin. Talagang tatakbo ko. Bago sila mawala, takbuin na natin to. Hey, no fighting, okay? No, sit. Sit, no. Whew. Oh my gosh, I'm here. And sinamahan nila ako. I miss my asyong gala. Ang totoo, 3 days ko na nakikita tong balloon flight. Amaze pa rin ako. Daming aso. Sobrang mag-enjoy si Ash dito. Ayan, mag-ingat tayo kasi pwede ako mahulog dyan. Hoy, pag ako nahulog dito, huwag mo ako itulak. Kasi yung playful niya eh. Okay, bilang solo traveler, I am trying to walk sa streets of Cappadocia. I will go to, actually hindi pala streets, highway. So, ayan, the money exchange. Sana mapapalitan yung peso ko kasi yun na lang yung dala ko. Dahil nga, yung ATM card ko kinain dito. Wala akong kapera-pera. Hindi ko na alam kung paano pa ako mabubuhay. Sana mapalitan yung ano ko, yung Philippine money ko. Kasi sa airport lang meron eh. Sobrang hirap daw makapagpapalit ng Philippine money to lira dito. Kaya maghanap-hanap tayo. Kasi ang pera ko dito is nasa 600 lira na lang. So tomorrow, uuwi na ako ng Pinas, 450 yung pamasahe. So alam mo yun, hindi na lang ako kakain ng dinner. Seriously, kasi wala naman akong pagkain eh. Di ba, wala akong pambili ng pagkain eh, di ba? Buti na lang sanay tayo na gutom. Tsaka once a day lang naman ako kumakain. So nag-breakfast na ako kanina, free naman siya sa hotel. Alam niyo, grabe, nakakaloka. Dalawang money changer na yung pinuntahan ko and hindi daw sila nag-accept ng Philippine money. Pinagtawanan pa ako, gusto ko nga videoan eh, tapos sasapakin ko, charot. So, wala akong money. Pero alam niyo, ito yung good news. God is good talaga and He's really, protecting me and guiding me pa rin. Kasi someone messaged me on Instagram and nagpapapromote ng restaurant nila. So, pupuntahan ko sila ngayon. O, di nakalibre na ako. May pang-dinner na ako. Putragis na. Nakakaloka. Nakakahiya. Pero bakit?
influencer tayo eh. Bakit? Nakita naman nila, dami kong pinromote sa Dubai, di ba? So, pupuntahan na natin ngayon. I'm already here sa Iselin at Faggy. Ito yung nag-message sa akin, tapos ipopromote ko yung resto nila. Diba, what a great blessing. Sobrang perfect ng travel ko dito sa Cappadocia kasi ganito talaga yung gusto kong mangyari. To meet a lot of people na hindi ko kilala. Ang dami ko nang na-meet kahit paano. May mga couples, alam mo yun. So, ang saya-saya. Sobrang perfect kahit ang daming nangyari. Especially yung, alam mo yun, nagta-travel ka na wala kang pera. Ang saya. Oh my goodness. I love it. So, this is a homemade flatbread. Good morning! So, ito na naman ulit ako. Maaga tayong gumising just to see the balloon flight again. Grabe, no? Parang everyday akong gumigising ng maaga para lang makita itong balloon flight na to. At hindi pa rin ako nagsasawa. I don't know. Talagang, alam mo, sino ba naman magsasawa sa ganyang view? Every morning, you wake up with this kind of beautiful view. Oh my goodness. Then, before you sleep, you see the, alam mo yun, kahit walang balloon, pero yung mga rock formations na yan. Diba? Sobrang amazing. Sobrang ganda. That's why I want to live here. Ganda. I like it so much. Hello? How does it feel, Char? Nandito tayo ngayon sa airport ng Istanbul. And I'm waiting for the tao dito sa money changer. Kasi wala nga akong pera. As in, wala akong pamasahe going to my hotel. So, kailangan ko magpapalit. Eh, Philippine money na lang talaga yung pera ko. So, kapag lumabas ako ng airport, hindi ko alam kung mapapalitan ko pa yung pera ko. Kasi nga hindi sila nag-accept ng Philippine money. Dito lang sa airport talaga. Eh, ang kamalasan naman, walang tao. Nakakaloka. So, alam mo, yung mga 30 minutes na ako naghihintay dito, wala pa rin tao. Hindi na ako natutuwa. So, alam mo yun, hindi ko alam kung paano ako pumunta ng hotel ko. Wala nga akong pera. Pero, I'm not going to stress myself. Kasi nga, diba, sa Cappadocia, nasolve ko naman yung problem ko, diba? Feeling ko, maghihintay ako dito. Malay mo, may mamit din ako mga Filipino dito, diba? Or, hindi ko alam. Pero, I know God will help me. For now, mag-relax na lang muna ako. Kaya importante din talaga na nagtatanong kay. Kailangan mo rin palang lumabas. Kasi meron palang mas malaking ano dito. So, hanap tayo ng money changer. I'm sure mas marami dito kasi mas malaki to. Tumlabas ng airport. I mean, nasa loob pa rin ako ng airport. Pero papuntang international yata to. OMG, I found one! Sana palitan nila yung Philippine money ko, no? Or else, iiyak ako talaga. Let's see, let's try. Ito naman, as a solo traveler, gusto kong ma-experience mag-metro. Kasi parang mga 50 minutes from the airport, yung hotel. So let's see. I wanted to try mag-metro. Kasi this is gonna be adventure for me. I'm here in Istanbul. So, alam mo yun, might as well to do something crazy like taking a metro. Pocha, hindi successful yung pag-metro ko. Sabi, 3 hours. Ano to? Diba? 3 hours going to my hotel? Ay, ayoko nga. Nag-aksaya lang ako ng oras ko, mag-taxi na lang ako. Babayad lang naman ako ng 1,500 pesos sa Philippine money. Stressing ko pa yung sarili ko. Diba? Okay, as a solo traveler, I wanted to explore Istanbul. I am in the city of, center city of Istanbul right now. So dito ako nag-stay. It's like mga 50 minutes away from the airport. Let's see kung anong meron dito. Daming tao, grabe. Kakaloka. Parang may parada. Diba? Ang daming tao na ba yun? Pero ang saya. Kumpara dun sa Cappadocia, yung difference niya is, eto sobrang busy. Ang daming tao dito. Sa Cappadocia, wala talaga as in. So this is, alam yun, parang New York. A lively city. Grabe, inabot ako till night dito sa kakapasyal sa Istanbul. Pero I had fun. At least na-explore ko ang Istanbul. Finally, I'm going back to Philippines na. Thank you so much everyone for watching my vlog. I know it's been a while since nag-vlog talaga ako. But thank you for all your support sa akin. And sa lahat ng mga kasawsawera at team kapalakaan. Thank you so much.